Si Sir, ayaw na matawag na old at ano, historical. Ito ang aking alaala na Batibot. Children's show natin yan, mga batang 80s, batang 90s. Oh, mali ka na dun. Nagkakamali ka. Oh, hindi mo alam. Ito ang original na Batibot. Oh? Oh, paano yung mukha? Paano yung mukha? Oh, visit eh. Oh, oh. Oh, 1979. Oh, di ba? Oh. Today ay sponsor day. Ay, nandito na si Sir. Sir, ano ba? Papa. First name, Joey. Sir Joey. Tsaka si Ma'am Annette. Papa. So, ayan, pangalawang balik. Sobrang dami nyo kasing mga historical na mga gamit. Oh? So, tingnan natin yan. Ano ba yung dala nyo po sa amin ngayong araw na to? Historical, talagang modern na yun. Si Sir, ayaw na matawag na old at ano, historical. De, ano lang naman yun, Sir? Kumbaga, vintage. Oh, vintage. Mas matindi sabi ni Mamanet, vintage ka daw. Ancient. Ancient. Ay, mas matindi yung ancient. O, lagay natin yan. Ayan. Ancient time. Okay po, ma'am. Okay po natin yan. Alright. Ano po itong dala nyo sa akin? Ito ang aking alaala na Batibot! Wow! I've been watching Batibot nung bata ko. Batibot, the TV siguro. Ah, hindi pala to yung sa TV. Yan yung original Batibot, the stage, musical stage play. Original. So musical. It means, yung Batibot na pinapanood ko sa TV. Ay, TV version. TV version. But the word Batibot come from? Came from me. Wow. Title ko yan. May nauno pa rito, si Batibot. Maikling dula, pinalabas sa UP ni Director Tony Mabesa, the late Tony Mabesa, na nung nagkaroon ng festival sa Metropolitan Theater, tinawagan niya ako, sabi niya, Joey, paki-expand mo yung si Batibot. Alright. Para mas mahaba, dahil Metropolitan Theater to eh. So mas mahabang play? Yung sa UP kasi, hindi naman theater. Isang ano lang. Stage, parang UP, stage, yan, oh, parang gano'n lang. So, mas mahaba talaga ito. Si Director Ben Cervantes ang kinuha. Wow. Batibot. Kaya, hinabaan ko. At maraming mga lyrics, maraming mga kanta, awitin. Ah, may mga musical. Kasi sa theater, musical, acting, acting oh. Role-playing, mga parang gano'n yan, di ba? So, kailan to? Kailan? Punta muna tayo sa si Batibot. So, kayo nakapag-isip ng word na Batibot. Yeah, it came from your mind original yung word na Batibot. Tama ba? Ibig sabihin ng Batibot. Ang ibig sabihin kasi ng Batibot sa akin, dahil nung bata kami, meron akong kapatid na medyo maray katawan. Maskulado. Bilog. Ngayon hindi na gano'n. Pero siya, sa aming magkakapatid, siya lang yung medyo ako payatot nun eh. May bulto katawan. So tawag namin sa kanya, kamukha niya, ang Batibot ang katawan niya. Yung kamukha kasi, ng silya. Kamukha ng silya. So doon nagsimula ang word na Batibot? Yung silyang Batibot. Silya. Ah, may silya ang Batibot? Oo. May silya, yung mga lumang silya. Yung mga tigo. Bakal. Yung bakal ang dalawang bilog upuan. Na bakal. Ah, so may bakal yung salamin? Yung parang sa mga beranda? Kahoy ang upuan. Bakal ang frame, kahoy ang upuan. So yun ang original ng Batibot? Yun ang tawag. Yung tawag. Tawag nila. Alright, so... Ang ibig sabihin lang ng Batibot, Batibay. Ah. Alright. Tapos gumawa kayo ng play. Tinawag yung una si Batibot. Yung Batibot ko dito ay tao. Alright. Si Haji Alejandro. Mm. Si Batibot ay totoong tao.
Alright. Kasi ako, ayan, ito. Kasi ako, ako kung tatanungin nyo ako, anong tumatatak sa akin when it comes to word Batibot? It's a TV show, yung kids show, sabay ng mga Sesame Street yan, di ba? Parang counterpart dito sa Pilipinas yan. Diyan si Pong Pagong, si Kiko Matching, at parang yun lang yung tanda ko eh. So, Pong Pagong at Kiko Matching, tapos si Kuya Jess, ano mo nun? Oo, Kuya, ano? Ano pangalan nung sikat ba sa yung, oh. Ano doon, yung bida? Si Boji, pastor. Kuya Boji, ayan, si Kuya Boji. Kuya Boji ba sa Batibot o sa Bolivia? Batibot. Kuya Boji. Oo. So, doon to hango. So, explain nyo nga. So, before to nung show. Ito, before to nung show. Isa siya. Ganto yung character niya. Hindi pa siya yung mga cartoons. Hindi pa yung mga mascot. Hindi mga cartoons yung TV show eh. Parang children. Oh, children. I mean, sorry, not cartoons. Mga mascot. Mga naka-mascot. Mga meron, oh. Mga character na mascot, di ba? So, ito, parang mga Muslim ba to? Parang ginaya kasi Sesame sa TV show, di ba? Alright. So, ito, anong ginagawa nila dyan? Estudyante kasi si Batibot sa istorya. Sa probinsya sila. At gustong-gusto ni Batibot na maging mag-aral sa bayan. Medyo bundok yung bahay nila. Sa Maynila. So lumuwas? Hindi, bayan lang. Hindi ba yun? Pero ginawa na lang Maynila. Sa istorya ko. Sa istorya ko. Ganun. Naging, ah, may kanta pa! Ang Maynila ay kaapit-apit. Kanta dyan. Sarili mo compose? Ay, oo. Ah, hindi. Lyrics ako. Lyrics siya, music si Ruben Federison. Oh, kumbaga sinulat mo siya. Siya nag wow. Pangarap ni Batibot, kanta ng Labandera. So ito lahat isulat mo. Mm. Finlow lang, nilagyan lang nilapatan ng music. Arrangement music ni Ruben Federison ng UP wow. College of Music. Ang galing mo naman pala. Ano ko eh, Palangka Awardee ako eh. Palangka Awardee, so... Isa pagmamayabang, wala dito. Hindi ko dala yung poster. Ano ba pag Palangka Awardee? Grand Prize Award, 3-act play. Playwright ako eh. Yun yung literary award. Dulang may Palangka. Ganap na yugto, tawagin na yung dula. So, wow. Nanalo akong 2 beses. Mga luma, ang galing. This is mga... Ito yung mga history. Isa sa mga Pilipino na mga alam nating lahat. So ako, all the while, ang alam ko lang, Batibot is may... show sa TV. Nagpapasaya sa mga bata. I grew up watching Pong Pagong and Kiko Matching ng mga bata ako sa TV pa na mga lumang TV din. So, di ko alam na may play at ikaw mismo ang author. Alright, napagaling mo naman po pala. Kasama namin dito si Boya Bunda. Boya Bunda nandito rin? Yes. Ano siya dito? Publicist. Ang tanda ko ha. Tsaka, wow. Nag-involved din siya sa production. Kinuwento niya dun sa Christopher Ming program sa ABS-CBN. Ano na, one time, Joey, hindi mo alam to, sabi niya sa akin. Merong kulang na aktor, pinalabas siya, pinaganap siya ni Ben. So, si Boy ay isa rin mahusay na aktor. Si Boy, si Tito Boy. Hindi ko rin alam yun, ha? Alam ko lang sa kanya. Hindi ko rin alam, sinabi lang yun sa akin. Oo, alam ko lang, mahilig siya sa chismis, ganon. Di ba? Di mahusay na ano si Boy. Wow. So, so ano sir, magkano itong bibenta? Yun nga, priceless. Hindi ko, parang ang hirap yan. Ihiwalay sa akin. So, hintay lang. Tingnan natin, ha? Kung magkano yung gantong something na collectibles. Kasi ito mga collectibles to. Tatawag tayo ng expert. Oo, tatawag tayo ng expert. Sa mahilig din makolekta ng mga ganito. Okay, so tawag tayo ng isang toy expert na may alam sa Batibot. Sir Mike Pagulayan. Tsaka tawag natin Sir Angelo. Para naman sa mga gantong klase ng mga direksyon-direksyon kasi mahilig din siya sa mga teatro-teatro. So, ayan, tuwagin natin si Sir Mike at si Sir Angelo. Ayan. Ito ba si Ben Cervantes? Nawala si Miss Joy. Ayan, yes. Ayan. Ang aking kaibigan. O, Sir Mike, anong alam mo sa Batibot? Matanong kita. Siyempre, ano yan eh. Children's show natin yan. Mga batang 80s, batang 90s. O, mali ka na dun. Nagkakamali ka. Oh, hindi mo alam. Ito ang original na Batibot. Oh? Oh? Paano yung mukha? Paano yung mukha? Oh? Visit eh. Oh, oh. 1979. Oh, di ba? Oh. Oh. Original na Batibot. Ang alam ko yung pagmulat ng mata eh. Oh, yung kanta. Langit na katawa. Batibot yun. Pero ito, 1979. Kasi ang Batibot, in-air yan, 1984.
tapos hanggang 1999 napalitan ng batang Batibot. Ah, nagkaroon ba ng ganun? Nagkaroon po ng ano, kasi merong mga karakter doon na hindi na pinagamit ng hindi, ng children's television workshop, parang ganun eh. So yung nagmamay-ari doon, baka hindi nila ni-renew, kaya napalitan ng batang Batibot. Ang Batibot kasi tumagal yan ng 4 na season. Ayan, nandiyan pa rin yung mga original, Kuya Boji, Ate Sena, Kuya Dwight. Kilala niya. Tapos may mga ano rin kasi. Generation niya eh. Marami rin kasi mga ginagawa, katulad meron tayong Kuya Derms. Base sa ano ni Kuya Germs. Sa Batibot din yun. Sa Batibot din. Ah, meron Noli Di Casio. Ay, ano na yan? Yun na yung ano. Yung mga puppet. Late na yan. Mga puppet na. Bago na yan. Bago na po yan. Parang yung late na yan. Mga puppet na yan. So, maraming. Meron Ningning and Gingging. Ah, wala na. Oh. Wala sit, na yung Alibangbang. Ah, yung mga ano. Alam mo ako, sa totoo lang, naghahanap din ako ng anything from Batibot. Pero ito ayos. Pero ang maganda dito, nakuha ko yung pinaka-root ng Batibot. Hindi ko kalahin, no? Yan ang simula. Oo, oh, ako gusto ko makakuha. Yan ang urig. Mga mascot, yung mga puppet. Gusto ko, diba sinasabi ko sa yan? Mm. Yung Kapong Pagong, Kiko Matching. Mm. Yan yung isa mga hinahanap. Irma Daldal. Oh, yan, isa talaga rin yan. Mga Manang Bola. Oo, oh, yeah, parang yun. Latter part na, no? Hindi, yung Manang Bola kasama yung Chachi, yung Magdaldal magkakasama yung sa uno sila Pong Pagong. Mm, yan. Ah, ganun ba? Yung mga, yung sila, ano, na Noli Di Castro, yan, late na yan. Yung mga panahon na mga, mga season 2, season 3, ganyan. Hindi ko na masyadong na. So, Sir Angelo, ikaw naman, bilang as a storya naman, or sa mga ganito naman na collectibles, kasi mga nagko-collect ka rin yan, at nabili ka. Well, sa akin, personally, revelation yan, meron pala na unang Batibot. Mm-hmm. Okay, tawad. Na play, Hindi ko rin alam yun. Oo, na meron pala. And probably 1979. Siguro, ilan lang ang nakakaalam nito, yung mga nanonood lang talaga ng mga theater. Sa theater. Oo. Kaya katulad, kasama niya pala sila Boya Bunda. Kasama niya, production member siya. Kung hindi nyo, saka publicist. Kung hindi kayo maalam doon, hindi nyo malalaman na ito pala. Pero sir, matanong ko lang po sir, ano po yung tema ng Batibot ng itong panahon ng 1979? Yung isang bata na nangangarap mag-aral sa bayan kasi lumuwas. Siya ay lumuwas, ang ganda. Siya ay ayaw bitawan ng father niya. Opo. Na magtrabaho sa bukid, katulong siya. Eh bilang bata, alam na nakakarinig siya na masarap mag-aral. Ganun talaga tayo dati, di ba? Pag probinsyano ko dati, ang vision nila makapunta ng Manila para mag-aral. Madalas siyang umiiyak. Kaya madalas niyang kausap yung kalabaw si Dabulag kasi kasama niya. Bata po yan, sir. Bata. Si Haji then, Alejandro. Ah, may edad na. Magka-college na. College na siya. Ah, okay, college. Kasi, siyempre, yung termino natin ng Batibot. Bata. Pag sinabi natin Batibot, bata. UP pa si, Bata-bata niya ata si Haji. Bata-bata na siya, parang sa role. Ano lang yan, for, parang, theatrical. Pero ganun ang story niya. Kasi totoo yun, di ba? Pag sa probinsya ka, ikaw, kunyari, anak mo, sabi mo sa anak mo, huwag ka na, ano, dito ka na lang, tulungan mo ako sa bukid. Ganun yan, sa mga malalayo talaga lugar. Pero maraming nangangarap nung panahon na yon na makaluwas ng Manila para mas greener pasture. Kasi inisip nila na, ay, ayoko na lumaki na magbubukid na lang ako. Dahil kasi yung tatay ko magbubukid. Dati ni Batibot, ganun din, kinatulong din ang lolo niya. So ganun din ang magiging papel niya, sana. Ayaw niya. Kaya sumali siya. Saka, so, yung mga animals, kumakanta rin. Oo, si Damulag. Mengi Kumarubias. Haring Ibon. Si Mengi. Nabutan mo si Mengi. Artista rin natin yan. Mengi. Television at pelikula. Kumarubias. Mengi Kumarubias. Domingo yun. Domingo ang tanda ko. Namatay na rin siya ng COVID eh. Kinala ko Mengay. Haring Ibon. So may mga... Haring Ibon. Siya ang kalabaw. May mga animals din. Damulag. Kumakanta mo. Pero pansin ko lang dito. Ito kasi yung ating mga poster na yan. Nagpapatibot. Sigwa. Busabos na puhunan. Puhunan. Medyo mga may pagka-realist, no? Na yung social realities. Makamasa. Mga makamasa na realities ng panahon ng 70s, Marcelo period. Magpo-fall under siya, number one, as a theater memorabilia. Memorabilia ng mga teatro. And number two, under dun sa mga protest na collectibles. Protest collectibles. Mga
activist collective voice. Okay. So, sila, hindi nila narinig kanina. Diba? Ito yes, yung dalawa. Activista sila. Nakulong ako ng dalawang taon, panahon ng martial law. Paglaya ko, ay nakilala ko ang aking kabiyak, Mrs. Bander, na anak ng isang general. And General Ver pa. So, bigat. So, hindi ka nang aktivista. O, kinasal kami, kumakanta sa simba ng UP Chapel, sa kaliwa ay mga nakasama ko sa loob ng Fort Bonifacio, sa kanan. Baliktad. Ay, tama ba? Yung mga nasa kaliwa, yung mga relatives ko. Ah, mga nasa kanan, oh, anyway, yung mga kaliwa. Nasa loob naman ng simba. General Pabianbe. Nasa kanan yung kaliwa. Oo. Ninong namin. Ano doon? Ninong namin ay ang aming si kaibigan, nakasama ko rin sa Fort Bonifacio, Dr. Bienvenido Lumbera, ating national artist. At ang ninang namin ay si Doña Elena Ver, na mother ni General Pabian Ver. Wow. Grabe so, naman pala. Pasal, oh. Diba? Diba? Pero isa lang napatunayan kita, love win. Kasi love wins, aktivista ka, nai-love ka. Hindi. At diba, saka Ver? Sa family namin, Ver, pero ako, sumasali ako sa mga rallies, sinusundo ako ng tatay ko sa bus stop pag katulad nung galing Caloocan. Caloocan massacre. Massacre, late na late na. Ang late kong dumating. Galit na galit siya. Hindi dahil nagpunta ako doon. Kundi bakit yung lahat ng mga kasama ko na classmates ko tinawagan niya, nasa bahay na ako nandun, wala pa. Tapos nung kinasal na kami at may mga kausap siyang, alam niyo na, makikita niya, ngiti lang siya sa hinay-hinay lang. Naka-reforme si daddy no, Jen. Hinay-hinay lang kayo, ha? Tapos ngingiti siya. Ginagalit, ha? Oo. Okay, ganda. Ganda ng story. And, well, for General Bear Fabian himself, I used to write him letters to release my friends. Naririnig niya yun. Oh, so special request, kumbaga. Dahil siya, naririnig niya na mga General Pabian Ver, si General Pabian Ver, ay nakita ko ang handwriting. Ang ganda. Sayang. Baka meron kayo niya. Oo nga, maghahanap tayo. Meron. Alam mo, ano siya? Poet siya. Kaya niya gusto ang kanyang pinsan dahil writer. Pareho siya. Close. Kaya nung humiling kami, nagtrabaho siya kay Joke, no? Hindi pa kami magkakilala. Hindi pa kami magkakilala, nasa loob ako ng kulungan, naghahanap kami ng lagi ng ano eh, sinong makakatulong para ma-release kami. Yung kaibigan niya sa elementary, kaklase niya, lumaya. Sabi ko, binagit ko yung pangalan, sinong tumulong sa'yo? General Ver. Eh, hindi ko pa siya kilala. Sinulat ko yun. Tapos, kaya nung na-release ako. Siguro crush mo na si Sir, no? Hindi pa kami magkakilala. Hindi ba? nung nagkita kami, naging mag-asawa na kami, nakwento niya yun na kinulungan niya yung kaklase niya. So lumapit ulit kami dahil yung kapatid ko rin ay nakulong din, aktivista rin. So si General Pabian Ver ang nag-order ng pag-release. May iba pa? At may iba pa na hindi na namin babanggitin ang pangalan. Mga big time. Mga big time eh. Okay na, tama na ang ating part 1. So papunta tayo dito sa Palasyuha naman. Ay tapos ito, hindi nila narinig ito. Itong dalawang ito. Two of the three plays. Sinabi ko na. Kanina? No, sinabi. Itong tatlong play lang daw pala ang dinirect ni Ismael Bernal sa stage. Sa buhay niya. Kasi as director. Film director siya. Tatlo. Nasa stage play. Itong dalawa, ako ang sumulat. Yung isa, hindi ako sumulat. So, isa na lang ako. Pero wala rito. Okay. Ano pa yung isa siya? Dito naman ang sandali, pero parang base militar. Okay. National artist Ismael Bernal. So, wala akong copy. So, si Ismael Bernal, ano rin siya, di ba? Activist din doon. Si progressive, nationalist. Tama. Parang si Sir, ano? Si Sir Angelo. Angelo. Si Sir. Secret lang. Para sa bayan. Meron sila nga ganun. Misan, you speak for yourself para sa bayan. Kung ano yung alabon sa tingin mo. Wala namang mali at tama siya, ano, sa tao. Eh. Kanya-kanyang paniniwala. Pagmamahal sa bayan. Pagmamahal sa bayan. Kanyari, kahit Marcos ka or dito ka sa kabila, kung ano sa tingin mo tama, pinaglalaban mo, yun eh. Lahat naman may cause and pros. May ano, tagi ito? Pros and cons. Oo, pros and cons, di ba? So may mali yung isang sa side, yung sa kabila side, kalawaan din man wala rin mali. Lahat yan may mali at lahat din may tama. So mamimili ka lang talaga ng side.
So, ayan. So, ayan. So, nagiging ano na tayo ito para sa bayan. Yes. Okay. So, kung magkakaroon ng presyo to kasi hindi rin nila alam magkano. Okay. Yung mga posters kasi ng ano, anyway, mga theater posters, depende na rin sa topic yan. Depende din sa relevant. Director, galon. Oh, ayan. Ito, very relevant to kasi nga. Ito yung mga, ano, dalawa sa tatlong stage play na dinirect ni Ismael Bernal. Oh, wala lang iba. Oo, oh, wala. Kung meron na naman ako hanapin, kung sakaling bibili ko pala. Yung, may isa pa. Para ma-complete. Hahanapin ko, tatanungin ko. So, yung Batibot, especially relevant din siya dahil ito pala yung naunang Batibot. Yes. I would guess, no, yung kaya ng market nito, yung kayang bilhin ng market, aside sa'yo, mga between 5 to 10,000 each. Yung kayang gawin, kaya nilang gawin. Kasi nga, yung mga collector nito, although binavalue nila yan, hanggang dun lang yung tingin ko kaya nila. Pang-museum muna lang yan, hindi naman oh, pwede, bibenta. Hindi ka naman po talaga siya, katulad yung mga ginagawa niya, wala naman siyang kasama. So, probably, it will stay on our museum, by sa museum namin, sa Pinoy Pawnstars, kasi wala ka naman makikita nito. Kakaiba talaga. Yes, kakaiba siya. So, maraming salamat, yeah. Thank Sir Angelo. Thank you. Okay, Sir Mike. Thank you, ma'am. Mike, Sir Mike. Ayan, maraming pala ako, Mike. Ayan. So, medyo, I know medyo mababa ang sinabing price as per sa kanila. Kasi yung mga expert natin, they came from yung mga buy and sell, they collect, then they sell also. So, they tingnan nila yung market. So, dun sila nagbe-base. Alright, so, anong gagawin natin dito? So, syempre, alam ko, ayokong makipagtawaran kasi kayo mismo yan eh. Kumbaga, it's a prestige. Then, di ba? Kasi kung ako din nasa place nyo at ako yung gumawa nitong mga to at alam ko yung value ko as kusino ko, ang hirap bitawan. Alam ko, kumbaga, syempre. Di ba? Pero, magkano ba ang in-offer nyo dito, i-disregard natin yung market price as sellable items. Kasi yung market nun is pag binenta mo, yung may bibili. Kayo, magkano ba sa tingin nyo yung presyo to na? Wala eh. Ano? Mahal eh. Kaya mahal, diba? Nakakaya eh. Yes. Hindi siya nakakaya actually. Kahit nasa politiko ako, kung ako nga nasa katayuan nyo, kunyari ako si Papa. Ikaw na lang ang mag-ano. Yung ano. Yung kasi ito pantulong din to sa aming environmental. Ako gusto ko to. Oo, kasi. Kasi ngayon na to siguro bibilin ko tong tatlo na to. Kasi ako gusto ko to eh. Nakaganda na ako sa history itself eh na ganito. And I don't know kung meron pang ganitong poster. Wala na. Ako lang. Siguro, may tinanong ako eh. Siguro at most sa tatlong yan. $40,000? Teka, okay. Salamat ha. Tam, ano ka, maganda yung sinabi mo eh. Ako lang ang yung tatlong to ang may poster. Ako lang ang masipag kasing magtabi ng poster at magpa-frame. Kasama ng sipag na yan, ang misis ko, siya rin siya masipag. Pag-frame talaga, ginadala niya yan sa ano. Kaya lahat ng mga naka-frame, halos kagagawa ng misis ko. Nakita ko may mga nakadikit pa talaga. Simple siya. Lang. Maayos ah. Makikita mo na luma, pero hindi siya pinabayaan. Ano? Nakadikit pa to sa wall siguro, no? Oh. Oh, this is... Tinanggal na. Bakit ako? Kanyari ako din na may-ari nito. Baka bento ko ito, siguro may 100,000, 100,000. Correct. Ganun yun. Yun yung right price for me if ako to. Pero syempre nga, you will transfer it sa ibang tao eh. Kumbaga, pero paano ba mangyayari yan? Yung auction ba yan? Saan mo ilalagay? Sa theater? Auction, theater section? Yes, theater section. Mga poster, mga una. Like to origin to eh. This is something na origin. Mga origlas yan. Tsaka para malaman.
yes. ng tao yung tungkol dyan. Siguro ito na. Kasi sa bahay. Parang tribute kay Ben. Ito na. Tribute ito na yung pinaka-last ko dito. Kasi gusto ko lang siyang makuha. I-regard ko yung, disregard ko yung market value or anything sa market. 50,000 sa tao. Pwede bang ihirit ng 70? Tulungan natin ang advocacy. 70. 130 yung kinuha mo kanina sa, ano, plus 70 to 100. Iba yung halaga nito, dun sa mga Sabres. Ito ay tribute, mga... Ang ganda dyan, tribute kay Ben eh. Panlaban. Si Ken, tsaka kay Ishma. Si Ben, hindi siya nagawa, hindi ko maalaman. Hindi pa siya ginagawa na ng national artist. Ano eh. Yata, hindi ako sigurado. Pero ito, si Ishma, Ismael Bernalton, Rolando Tino, Lino Broca, sila yon. Kaya ito, napaka-ano rin. Ako sumulat kasi. Tapos yung tribute natin kay Ismael Bernal as stage play director. 60,000 pesos. Galante na. Galante na. Galante na yun for the posters. Ngayon, gusto ko lang talaga ako sa Batibot. Actually, ito kay Ismael Bernal. You do not know kung ito din lang yon. Pero kasi yung mga ganun talaga, mababa lang price. Kahit, kasi it's just a poster. Walang signature. Wala lahat. Alam mo, price ako lang ito, ang pipirma dyan. Wala na rin yung produce niya. Oo, wala na rin. So, si Fred Cleto. Pero kung ito, may pirma to ni Ismael Bernal, iba na yun. Na, di ba hilig mag-ano ng... di ba? Ako lang mahilig. Pipirmahan mo to. Yun. Tsaka wala na siya. Ano? Patay na si Ismael. Do we have a deal? Ayan o. Deal or no deal? Batibot regional artifacts. Ayan o. Kompleto na. Ayan. Batibot. Puro Batibot to. Ito pa lang, Batibot na. 70? 70? Hindi ba pwede tumawad? Masakit sa loob. Mabigat ba? Dahil dito. Hindi, actually, ang price nito sa 60, ang Batibot, ang price nito 50. Kasi dalawang poster. Actually, ito yung... Batibot. Batibot. Actually, ito talaga yung... Ito yung nag-bring lahat niya. Ibigay mo naman ako ng t-shirt. Eh. Yung Batibot, yung Batibot talaga. Toyo, boss Toyo. Pirma na natin to, 60. Okay na, okay, 60. Ano, sign pen. Alright, sa likod na lang to. Silver din. Na nasagot na tao. Silver din. Okay na, pirma to. Silver din. Sige, silver po. Okay yan, salamat po. Parang ano, kamukha niya si Boy Tapang dito, sir, ha? Tira mo. Si Boy Tapang, Limahong yan, si Limahong. Di ba? Haba ng bigote. Okay, so maraming salamat, sir. Padalan po tayo sa office. Ito, may kopya ka na? Picturean niyo na lang yan. Meron. Yan. Ako ba? Tsaka ito. May kopya kayo. Ito, kompleto ito. Maraming salamat po, ma'am. Thank you po. Thank you po, sir. Sa office na lang po tayo. At magberan. Thank you. Okay. Magandang hapon. Natutuwa ako dahil yung original na Batibot na aking sinulat, Batibot, the musical stage play na dinirect ng mahusay na director Ben Cervantes ay mailalagay sa museo na itatayo ni Ginoong Jason Lusada alias Boy Toyo. Malaking bagay para sa akin yon. Para makilala na sa akin nagsimula ang Batibot, the musical stage play. Maraming salamat.